Ayan, magandang araw po at welcome sa ating panibagong vlog, panibagong video tayo ngayong araw na ipapakita ko sa inyo itong kinabit namin na cabinet. At alamin din natin kung magkano yung halaga nitong hahing cabinet na kinabit natin, kinakabit natin ngayon. Marami ito guys, may kasama itong ilalim ng lababo. Pero isa-isahin natin, alamin natin yung mga presyo ng bawat isa. Yung hahing cabinet at itong ilalim ng lababo na ikakabit natin. Ayan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe po yung ating YouTube channel at lagi po tayo nag-upload ng... So ito na mga bro, umpisahan na natin. Ang sukat ng ating hanging cabinet ay 35 ang kanyang height. Ayan, tapos nilagyan natin yung ilalim ng patungan. Tapos yung kanyang haba ay 99.5 yung pinakang pahaba niya. Tapos yung nakapailin niya doon sa bandang dulo, 40 inches. Ayan mga bro. Bali 40 inches yung napinakang dulo niya. Ngayon naman, alamin naman natin ang sukat nitong ilalim ng lababo. Nilagyan natin siya mga bro ng dalawang drawer doon sa left side na nakapadugsong. Ang sukat nun ay 17¼x30 ang kanyang height. Ayan, yan ang kanyang sukat. Tapos itong pahaba, ito yung mga pinto lamang yung pinalagay nung may-ari. At ang sukat naman nito ay 67¾. Ngayon, alamin naman natin kung magkano ang inabot ng bawat isa. Ang hanging cabinet natin, mga bro, ang inabot niya ay doon sa ating sukat na nabanggit kanina. Ang inabot niya na presyo ay 19,800. Ayan. 19,800 yung kabuuan nung nakapaele na hanging cabinet na ginawa natin. Okay, tingnan naman natin ang presyo na inabot nitong ilalim. Bali, meron siyang dalawang drawer gaya na nabanggit ko kanina. At inabot siya ng 8.4. Ayan. Bali, 8.4 kasama na yung dalawang drawer niya. Ngayon, ang materialis naman na ginamit natin dito mga bro ay doon sa hanging cabinet, ginamitan natin siya ng smoke glass at aluminum. Kulay white ang ginamit natin na powder coat white na aluminum. Yan, ganito rin sa ilalim yung ating ginawa at cladding naman yung ginamit natin doon sa ilalim niya. Itong hanging cabinet natin mga bro, naglalagay tayo ng design sa ilalim, depende rin sa may-ari o kaya sa request ng may-ari. Pero halimbawa na yung tiles ay mababa kumpara doon sa kanyang lababo, talaga nilalagyan natin tumisan para hindi tamaan yung ulo. Kasi yung part na yon na design doon sa pinakang ilalim ay mas manipis kumpara doon sa kabuuan ng cabinet sa taas. Ayan, kagaya nito. Ayan, nilagyan natin siya para mas gumanda at saka hindi siya ganun kadelikado. Ayan, ito yung itsura niya mga bro. Ayan. Ganyan kasimple yung paggawa natin ng hanging cabinet. At medyo maselan gawin, medyo makuting-ting pero napakaganda pagka nabuo na siya. Lalo pag naro na siya sa talagang pagkakabitan niya mga bro. Ganyan kami at ganyan na natin ginagawa yung ating mga hanging cabinet. Talagang inaayos natin, pinapaganda natin para yung customer ay laging babalik-balik sa atin. Para walang masabi. Para talagang sulit yung kanilang binayad. Sulit yung kanilang binayad. Kaya hanggat maaari, ginagawa natin ang paraan para gumanda yung kanilang mga kitchen. Lagi mga bro, ang order sa amin ngayon ay mga ganito, mga kitchen cabinet. Kasi kalimitan na tinatanggal na yung mga kahoy na dati nilang nakalagay. Kasi nabubulok na, lalo na pag nilagay dito sa ilalim ng lababo. Siguro mas okay pa siya kung sa hanging cabinet. Kasi hindi siya doon gaano nababasa. Kumpara dito sa ilalim na ito yung loob nito talagang kahit hindi siya natutuluan, nagmumoist yung loob, yung lamig niya. Kaya pag kahoy yung nakalagay, hindi siya ganun nagtatagal. Kaya ang marami ngayon, mga salaminan,
napapansin ko rin, hindi lang din sa amin, ang kalimitan meron mga ganito na mga tanggap sila na mga kitchen cabinet, lalo na itong mga ilalim. Ito ang uso at ito ang talagang recommended, highly recommended ngayong taon. At ilang taon na natin itong ginagawa? Halos nasa 4 years na na ako ay gumagawa nito, bukod pa nung ako ay nagtatrabaho sa ibang mga shop. At ito ang talagang patok ngayon na at mabenta. Ayan, kumbaga, laging ino-order sa atin at laging mayroong nagpapasukat ng ganito. Hindi tayo nawawalan nito, mga bro, linggo-linggo. Ayan. Kaya meron tayo nito. Kaya kung napapansin nyo, lagi ako nag-upload ng mga video na kagaya nito. At gusto kong makita rin ninyo na kung paano yung style ng pagagawa natin ng mga hanging cabinet. Ganyan. At yan, mga bro, hanggat maaari, pinapatibay natin, ginagawa natin ang paraan para mas lalong tumibay. Ayan, mga bro. Okay, yun lang. Sana po ay nagustuhan nyo yung ating video ngayong araw. At pwede po kayong mag-subscribe. At pakiclick na rin yung notification bell. God bless.